Okay, so magandang araw, tayo po ay nagbabalik. So ito, meron tayong laptop from customer. Problema nito, sira yung battery, hindi na charge or hindi na siya nagagamit. Kailangan mayroong charger. Then naglo-loading lang yung Windows. Okay, so ayun yung laptop, hindi po nag-on yan. Built, nasa loob pong battery niyan. Kailangan pa natin ng charger para mag-power on. So check natin sabay-sabay, power on. So yan, nagpa-power na dito. Yan. So display. So ganyan lang siya. Black screen lang, I think. Control restart. Ayaw. Ganyan lang yung ano niya. At ayaw. Power strip muna. Power on. Yan, nag-power on. Acer. So maglo-load naman yung Windows pero hanggang doon lang siya. Hindi na siya magtuloy yan. Maglo-load siya dito. Parang. So dyan lang siya. Then ito is Aspire A14 or A5-475-30ZC. So memory nito is 4GB DDR4, 1TB na hard drive HDD, then Core i3 16. Okay, so yan lang yung ano niya. So hindi po magtutuloy yan. Magba-block lang yung screen, then wala na. So ang gagawin natin dito is i-upgrade natin to SSD, then ang battery din palitan natin, i-order natin yung battery. So hindi po normal na ganyan po katagal. So 5 minutes, ano? 4 minutes. So anyway, proceed natin. Tatapusin natin siya. So yan. Naglo-load na, dyan lang. Wala na. Black, ano na, wala na yan. Alt-tab. Alt-tab. Alt-delete. So, wala na yung Windows na. Okay? So, hugutin ko na diretso yung charger. Papatay, mamamatay din naman yan. Yan. Off. So, i-open natin to. Kasi, titignan natin yung battery. Try din natin modify yung battery. Injection na natin ng voltage gamit yung power supply. Kuubra. So ngayon, na-disconnect na siya. I-disassemble natin yung battery. Tignan natin yung mga screw. So, itong model na to, mga 2018 ata daw nabili to. So, medyo old na siya. So, kailangan ng upgrade. At least SSD lang pwede na. Yun lang naman ang pwede dito, SSD. Kasi wala pang NVMe ito.
So ito HDD. So i-detach din natin yung HDD. Wala ko naman ito. Ayan. Wow. Really? Okay, it's HDD. Then saan ba yung mga sumula? Ito wala ng speaker, no? Ito wala ng sumula ng wireless dito. Kasi mas hindi ito. So I'm sure license ko na. License ko. Dito kaya itong maglilipos ko. So magkakaroon natin siya. So yung hinges na, yung hinges na parang, I mean yung score ng hinges na medyo maluwag na. Okay, check natin yung mga screw. Ito, ito. Okay. So dito, okay, remove. So, i-open natin siya. So, all plastic bits lang. Okay. The other side. Man. Okay, sorry, ito, sabi na ito, disconnect. Okay, so disconnected na. So this is the battery. Check na lang din natin yung processor nito, kasi medyo madumi na. Okay, bye. Okay. So linis-linis din. So check natin yung processor, kasi medyo matagal na ito. Nakakapit yung mga screw ng ano. So ito, medyo malikabok na. Ayan. So linisan natin ito. Okay, so malinis na. So dito din. Wala tingnan yun. Yeah. Okay, medyo malinis na. Then ito, dahil na siya. Pastor. Wow. Okay, so babalik natin ito.
Next, isitaw ang battery. Wow. So, wala. So, ito yung battery niya. Wala lang talaga naman. So, may petrol light naman dito, pero hindi pa rin siya charge. Tingnan natin. Power on. Power on. So, meron yung laser. Hindi, wala na yung battery. Hindi na ito. Okay, so, order na tayo battery. Pwede siya mamaya ito. Pwede natin. Nagbabalik tayo para dito sa unit na to. Okay, so, na-finalize na. Na-inform na yung client regarding dito sa upgrades. Then sa pricing. Then, ang sabi ng client is medyo out of budget pa sa battery. So, ngayon ang i-upgrade lang natin is yung SSD, no? Then, ito yung enclosure. Then, dito natin ilalagay yung itong hard drive na old. Okay? So, open na natin. Actually, naka-open na to sa likod. Alright? So, open natin to. Then, isalpak natin itong SSD. So, first, paano ba to? So, naka-screw siya. Wait, what? Ano yung, screw? Ito pwede. So, ito SSD is ano lang, Ramsta lang to. 256GB. Okay? So, ito mas ano, pag medyo old na yung laptop or yung model ng laptop, mas maganda talaga pag i-upgrade kahit SSD lang. By the way, itong model na to, no, meron ng M.2 to, pero I think kasi 2018 nasa M.2 na ano na to, SATA 3. So, saan ba yung portion dito? Meron dito sa ilalim. Itong notch na to, wait ako sa inyo. Yan. So, pwede ito. M.2. Yan yung ano niya. Then, dito yung ano. Meron siyang ano na yung maliit. At saka yung 2280. Eh, dito yung ano na 2280. Ngayon dito. So, mali pala ako. Meron itong M.2. Pero, I'm sure SATA. SATA ang ano niya. Hindi pa siya NVMe. Kasi bago lang yan si NVMe. So, ito na yun. Open ko na to. So, by the way, sa mga may nagtanong kasi sa atin regarding sa pag-restore ng license. So, ang ginagawa natin, sinesearch natin sa Google tong model niya, no? For example, if Acer E5475, meron, i-type nyo doon, specification. Then, sa Google naman, makikita mo yung specification niya. Pag na nakalagay na Windows 10 doon, mostly single language pack. So, ibig sabihin license yon. So, sa mga bagong unit, sa mga bagong laptop, ang license niya nasa BIOS. So, kahit magpalit tayo ng hard drive, walang problema. Intact pa rin yung license natin. So, ang gagawin natin is kailangan lang natin ng at least 8GB na flash drive. Pagkatapos po, search natin sa Google, Windows Media Creation Tool. Then, i-download natin. Maganda yung copy nila sa OS doon kasi untouched yun. So, ibig sabihin, original from Microsoft. So, walang, hindi pa na-modify. So, yun yung mainam. Then, usually, pagka na-set up na natin, pagka-license, hindi na siya nagtatanong kung anong klaseng version. Professional ba? Single language? Home? Automatic na siya. So, dire-diretso na siya. Siya nadidetect na mismo yung version ng license natin. So, hindi na siya magtatanong. Pero pag once na set up nyo, nagtanong siya kung anong version, ibig sabihin,
So, walang license yun. Mano-mano natin i-select kung anong version na pwede natin i-install. Kung home ba, single language pack, or professional, or any other version. So, okay. So, ito yun. So, ganun lang po yung pag-search ng ano, pag-install ng license. Then, dire-diretso na yun. Pagka na-set up nyo, next-next lang naman yan. Pero magkagandahan is na-restore natin yung license. So, yung mga latest updates, pwede natin i-download. Okay, so sana na-explain ng maayos sa inyo. So, anyway, kung mayroon kayong katanong, pwede kayong mag-message na sa ating comment section. So, well, ito na yun. So, ito yung connector niya. Hindi naman pwedeng baliktad yan kasi hindi mag-match, hindi mag-fit. So, ito, kabit na natin. So, ganun lang. Tama ba to? Parang mali. Yan, ano pala. Then, ito. Okay. So, yan, nasalpak na natin. Tama ba itong pagkasalpak? Okay. So, since nasalpak na natin, so, proceed na tayo sa installation ng OS. So, by the way, so, mention ko kanina, ang OS natin is, ito, untouched to, no? Windows Media Creation Tool. Type nyo lang sa Google and then download. Then, pwede kayong mamili kung i-save ninyo sa via ISO through hard drive or flash drive. So, I choose flash drive. So, para yung software, galing kay Microsoft dito mismo. So, ito, matic to bootable na to. Okay? So, gagawa tayo ng tutorial na next time regarding dyan sa Windows Media Creation Tool. So, since wala na akong gagawin, by the way, kagabi, ginawa natin is nireplace natin yung processor and then nilinisan natin yung fan niya para smooth yung flow ng hangin. So, ito. I-lock na natin. Ay, sarado na. Okay, perfect. Wow! Ay, lock. Wait, what? Screw. Okay. Hindi pala magnet yung screw ko. Yun, So, malaking tulong po pag nag-upgrade tayo ng SSD, no? Kasi na o-optimize, or I mean, way bilis siya. So, 10 times faster kumpara sa traditional na SSD. Ang SSD natin. Kasi walang moving parts to. Right. So, okay na. Secure. So, gagawin natin is isalpak natin dito yung hard drive. So, make sure po pagka nalagay na natin yung hard drive, huwag po natin ilalaglag to or nabasa. Kasi alam naman natin sa HDD medyo mahirap. Pag yan nabagsak, tapos lahat ng files tapos. So simple lang paglagay nito, no? May guide naman, hindi man pwedeng baliktad yan. Yan, push natin yan. Yan, yan. So this is our serves as portable drive na. So mamaya i-check natin to pagka na-set up na natin, kasi babak up pa natin yung files, lagay natin dun sa SSD. Pero i-check natin kung medyo marami kasi ito 5-6 GB lang yung ano natin, storage. Okay. Okay, so ito na yung unit niya. Ngayon, isa-set up na natin. Yes, sir.
Dugo yung nakasin kay Bang Jacob.